So yon, kamusta kayo guys? Panibagong video na naman to. Sa video to, tuturo ko kung paano mag-troubleshoot ng motor na walang kuryente. Kung ano ba ang sira niya, kung CDI, stator, or ignition coil, or spark plug. So, panoorin nyo lang to para malaman nyo. So yun guys, ito yung motor na model natin ay Rusi na Swish. Ito yung connection ng ating stator. Yan guys, apat siya. So yan, meron siyang, yan, ito yan guys. Four wires yung sa ating Swish na motor. Ang connection ng kanyang stator ay four wires. So yan guys. So para sa mga hindi alam kung paano i-check to, eto guys, gagamit tayo ng test light. Itong negative side nya itatap lang natin sa body ground. Yan, yan guys, body ground. Any metal parts guys ay ground sa ating motorsiklo, or tap nyo sa battery. Yan guys, tinap ko na siya doon sa negative, sa kanyang ground. Try natin dito sa color green. Tatap natin tong isang itong ating test light sa wire na color green. Then open natin ang ignition switch, then start natin kung iilaw siya. So yan guys, tingnan nyo, as you can see, wala siyang ilaw. So ibig sabihin ano, hindi yan yung ating kailangan, yung ating primary coil na hinahanap. Try natin itong color blue. Basta pag once na yung apat na yan na tester natin, tapos walang umilaw, ibig sabihin sira yung ating stator. Yan, try natin doon sa color blue. Yan, kinik ko pero wala pa rin ilaw. Yan guys. Then try natin doon sa color yellow. Yan guys. Nga pala guys, pwede rin pala hindi umilaw lahat yan, kahit buo pa ang stator, dahil lang dyan sa sakit. Yung gawin nyo, ayusin nyo lang yung sakit, baka mamaya inag-loose yung sa sakit. So yan guys, sakitan nyo, umilaw na. So ibig sabihin, buo yung ating stator. Pero may isa pang wire, try din natin kung ano yung isang wire. Yan o guys, umiilaw siya. So yan guys, pag yung apat na yan walang, hindi napailaw, tingnan nyo lang yung sakit na yan. Baka kasi may mapuputol na na wire, kasi naka-encounter tayo ng ganon guys. Yan guys, gumana siya. So ibig sabihin, buo ang ating stator. Try natin yung isang terminal, yung isa pang color yellow. Yan guys, umilaw din, meaning good pa ang ating stator. Pero pag sa apat na yun walang umilaw, ibig sabihin tagilid ng ating stator, sira na. Ito naman guys, dito tayo sa ating CDI. Paano ito troubleshoot natin ang ating CDI? Yan, itong CDI ko ay 4-pin. So, paano nga ba? Punta tayo sa ating ignition coil para wala nang mahabang explanation. Kung nakikita nyo sa ating ignition coil, merong isang wire na, yan guys, ito. Yan, wire na yan, nanggagaling sa ating CDI. Kulay black and yellow. So yung akin naging black and red dito sa kasi dugsungan na lang. Tatanggalin lang natin 'yan, guys. Ayun, guys. Bubunutin lang natin siya. Ulitin ko, guys, etong open ko muna 'tong switch ng ating susian. Then etong hawak ko 'to, guys. Ito ay galing sa CDI papunta sa ignition coil. So sipa tayo, tap natin sa ground. Kung may spark siya, hanap natin ng posisyon. Yan guys, nakikita nyo ba? May spark siya guys. Kita ba guys? So yan, ang bulahan natin para makita nyo.
Ang hirap kasi solo lang ako, guys. Ako lang naghahawa. Pero goods naman siya kasi dumiklap naman eh. So, ibig sabihin, good ang ating CDI. Pero kung hindi dumiklap, possible sira na siya. So, balik lang natin siya. Yan, guys. Binalik ko na ang ating wire. Kaya yung galing sa CDI na magpipid sa ating ignition coil ng spark. So, ibig sabihin, buo ang stator, buo ang CDI. Ganun lang pag-troubleshoot, guys. Ang susunod na natin ay ang ating ignition coil. Paano nga ba i-troubleshoot ang ating ignition coil? Simple lang, guys. Etong wire na to ay tinatawag na high tension wire. Yan, guys. Ang ating high tension wire ay may nakakabit na kwako sa Tagalog. Sa English ay spark plug cap. Basta yun, kwako siya sa Tagalog, guys. So, tatanggalin lang natin siya. Deroscas naman yan, guys. May thread yan. Iikutin lang natin siya pa clockwise. Counterclockwise. So, yan, guys. Tanggal na. Yan, guys. Eto, mamonitor nyo to, guys. Yan. Dapat lagi may usli yan na wire. Then, tap ulit natin siya sa body ground. Check natin kung didiklap siya, kung may spark. Pag walang spark, sira ang ating ignition coil. Ganyan ang pagtatrouble lang ating ignition coil. Basta ang step by step, uunahin natin ang stator, sunod ang CDI. So yan, guys, tatry natin. Kasi pwedeng wala na agad kuryente dito, iisipin natin kung ano na. Yan, guys, oh, tingnan nyo. Yan, gagandahan natin, guys. Yan, guys. Yan, guys, may nadiklap yan, guys. Yan, guys, kita nyo naman, guys, nadiklap. Ibig sabihin, guys, yan. Yan, oh, guys, kita nyo naman. Puting-puti ang diklap. Ibig sabihin na ay good ang ating ignition coil, guys. Yan, good pa yan. Walang problema sa ignition coil. Kakabit na ulit natin yung kanyang kwako para i-test natin itong kanyang spark plug. So yan, spark plug na lang ang last natin itatry. So kabit muna natin itong ating kwako, tapos tatanggalin natin yung spark plug, guys. May thread dyan, guys, kaya ikutin nyo lang. Yan, guys. Okay na yan. Tanggalin natin itong ating spark plug. So yan, guys, hindi ko na pinakita. Tinanggal ko na yung spark plug. Kinabit ko na siya sa kwako natin. Yan. Tapos, didikit lang ulit natin siya sa mga metal part. Tignan natin kung magkakaroon ng spark. Guys, pag wala siya spark, ibig sabihin sira ang spark plug. Kasi hanggang ignition coil may kuryente. So, tingnan natin mabuti. So, yan, guys, may kuryente ang ating spark plug. Ibig sabihin, good pa lahat ng ating electric system. Kompleto sila, CDI, stator, ignition coil, at spark plug. So, yun, guys, sana may natutunan kayo sa troubleshoot na tinuro ko. Sana kung nagustuhan nyo at kung may natutunan kayo sa video nito, please like and subscribe. Then, comment kayo kung meron kayong mga gustong ipagawa or gusto nyo itopic natin. Hanggang sa muli, paalam.